Hello there mga kaiponaryo, ikaw ba ay may pinagdadaanan sa buhay at medyo financially challenged ka, emotionally and mentally stressed ka? May maganda akong balita sa iyo. May napanood po akong video na interview ni OG Diaz kay Ryan Bang na si Ryan pala ay matindi ang pinagdaanan, talagang hirap sa buhay. At kung gusto niyo ma-inspire, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. So guys, panoorin na natin tong special episode na ito kung ano talaga ang hirap na pinagdaanan ng isang Ryan Bang. Hindi mo masasabi kung hindi mo naranasan yun. Talaga, gusto mo na mamatay kaysa ganyan. Sobra. Kasi ayaw mo lang mangyari. Ayaw ko mangyari. Yung naulit-ulit yung nangyari dati na sa piano kayo nakatira. Wala kayo bahay, wala kayo, siyempre, gotse, isa lang ulam nyo, hindi mo pa di-imbita ng kaibigan mo. Tapos, mami, lagi ka mag-isa sa bahay kasi daddy ko sa ibang bahay, mami ko, nagtitrabaho araw-araw. Gawa ko yung anak. Grabe. Yung parang habang kinikwento ni Ryan, no? Talagang ramdam na ramdam mo yung hapdi, yung sugat na to the point na sinabi niya na ayaw na daw niyang mabuhay, gusto na daw niyang mamatay. I don't know if you have come to a point in your life na sa sobrang hirap mo that you want to die. Kasi nga, kinento nga niya na nakatira lang daw sila sa ilalim ng isang piano. Hindi daw niya pwedeng imbitahan ng kanyang mga kaibigan dahil sa lit nga ng bahay. Tapos, nakwento nga na kinakain lang nila yung nilagang buto. So, hindi niya talagang winish ito kahit kanino. At hindi naman lingid din sa ating kaalaman kung alam niyo yung backstory ni Ryan Bang. Naghiwalay po ang kanyang magulang dahil nga sa mga financial issues. Kaya nga may tinanong nga anong maipapayo ni Ryan sa mga magulang ngayon. Oo, pakinggan muna natin to. Sorry ha, baka ma-offend kayo. Bilang anak, magulang ko naghiwalay. Huwag kayong maghiwalay pag may anak. Kagawa kayo ng paraan, please. Sobrang hirap. Nakakaingit. Lalo na pag mall, lalo na Pilipino family, tuwing Sabado, Linggo, ayaw ko nga pumunta mall. Lalo na ikaw, di ba? Pamilya ka. Ayaw ko pumunta sa mall kasi makakakita ka ng family. Nainggit ako. Yung tatay, matanda na, nanay, tapos apat yung anak. Yung anak, cellphone kayo ng cellphone. Lahat ng Pilipino, cellphone kayo. Huwag kayo mag-cellphone, usap kayo ng nanay, yung mami nyo. Mamimiss niya yan. Gusto ko lang ganun. Yan yung pangarap ko. Yan. Typical na pamilya. Yes, yan yung purpose ko. Yeah, grabe naman. Yung sinabi ni Ryan, di ba, na yun nga, nainggit siya. And I'm sure, no, if you are out there right now, you came from a broken family, single parent, tapos ano, I'm sure nakaka-relate kay Ryan. Lalo na kung may mga play awarding or mga parents PTA, bigla na lang, isa na lang pupunta. Diba? Yung parang feeling mo incomplete. Aside from that, naitanong din sa kanya, ano yung mga negosyo tips naman ang pwedeng ibigay ni Ryan? Alam nyo ba si Ryan po, guys? Ha? He's really a very responsible person na inuna muna niya ang kanyang sarili, tapos yung pamilya niya, na iayos niya, pero ngayon, nagne-negosyo na siya. At tingnan po natin, ha? Ito, abangan nyo po to. Ano ang mga negosyo tips that really made him very successful? At saka, anong vision niya para sa kanyang business? Let's watch this. Ano yung pwede mong i-share na lesson pagdating sa negosyo? Hindi po ito pakalingan kita. Yung pera po, parang sabihin natin, babae yun eh. Pag hinahabol nyo, kailangan ko pera. Parang babae. Lumalayo. Hayaan mo sila lumaki. Enjoy mo lang. Kung gawin mo anong gusto mo. Wow, ito, isa-isahin natin ha. Sinabi niya, hindi to pagalingan. Sabi niya, ang pera daw ay parang babae. Oo, huwag mo siyang hahabulin. Kasi pag lalo mong hinahabol, lalong lumalayo sa'yo. Dapat ang pera ang palapitin mo sa'yo. Wow, ha? Malalim tong si Ryan. Actually, that is also what I realized, no? Siguro, hindsight na lang. Ibig sabihin, hindi ka mag-abol ng pera. Hindi mo kailangan ba ng pera? Kailangan namin ng pera. Kailangan ng pera. Kailangan ni Ryan ng pera. Kailangan mo ng pera. Pero ito yun. This is what I've realized in life. I don't know if you will agree with this statement. Type agree if you agree. The more you pursue money in life, the more money will run away from you. Pag ang pera po, ang habol po talaga natin, mailap talaga sa atin ang pera. Ikaw mismo na nakikinig ngayon, tagal mo nang hinahabol ang pera, tinamaan mo bang gusto mo? Which I was a victim of, I was guilty of. Ano ibig sabihin? Kasi dati ang mindset sa akin ng magulang ko, ng nanay ko, anak, lahat pwede kita, pasok. O, para konti kita dito, konti kita dito, konti kita dito, grupo, laki kita. Pero in reality, konti lugi dito, konti lugi dito, konti lugi, grupo, laki, lugi. I was a jack of all trades, master of none. Until such time, I realized
guys. Ito pala ang sikreto. Find something that you are good at. Saan ka magaling? Number two, find something that you love doing. Find something that you are passionate about. And then, galingan mo. And then, pag ikaw ang pinakamagaling, if you are the best at what you're doing, people are willing to pay your price. Yes. That's it, my friendship. Yun po ang na-discover ko po. Yun nga, I'm good at communication. I can take something that is very complicated and make it very simple for people to understand. Number two, I love to communicate. I love to help other people. Yan ang talagang gusto ko talaga, makatulong sa tao. And then number three, my passion is to really inspire, to challenge people. Since I'm doing what I'm doing right now, I'm really so thankful and blessed. And likewise with Ryan, yan ang na-discover niya. Galingan lang. Pero meron pa siyang tip. No? Ano pa yung next step niya? Let's watch this. Kailangan mo din gamitin yung pera. Kailangan mo rin maglabas. Yes. Halimbawa, gusto mo maging success na malaking company, pero yung tao mo, nagtitipid ka sa tao niyo, sweldo, wala sila gana magtrabaho. So, pangit yung lalabas sa yung proyekto. Halimbawa, salon. Gusto ko malaking kita salon. Kaya nagtitipid ako. Yung mga trabaho doon, hindi na nagsismile. Paano sila magsismile? Maliit lang sweldo. Marami din sila problema. Kaya gagawin namin para yung lahat ng trabaho doon namin, libre yung lunch. Paano sila mag-u-work kung nagugutom sila? Mamaya, lilibre ko din sila damit. Eventually, libre, gusto ko lahat ng trabaho dito may sariling bahay. Wow naman, wow naman. Na, sadali lang ha, tuloy natin. So, something ako sa bahay. Talaga. Yun yung pangarap ng sa akin partners ko. Mm-hmm. Gusto ko lahat ng members. Ang goal mo sa kanila, yes, magkaroon ng sariling bahay sariling sa tulong nyo. Yes, pangalan nila. Yun yung buhut ko dun eh, sa bahay. Ang hirap! Grabe naman talaga oh. Ay, nako, ibang klase na to talagang si Ryan, ha? Yun nga, yung parang ang next na diskarte niya is, yun nga, being generous. Being generous to his employees. Pakain libre. Tapos, yun nga, damit, libre. Hindi lang yan. Ang pangarap pala niya para sa bawat empleyado na darating ng panahon, magkaroon ng sariling bahay. Pwede ba mag-apply? Mm. If you treat your people well, they will treat your business well. Ito yung last part na sobra akong talagang bumilib kay Ryan. In terms of yung plano niya talaga for his employees. Oo. Ano yung plano niya sa kanyang employees? Pakinggan natin to. Sa gupit sa Moriduart, mag-blower kayo. Kinuha kita dito para habang buhay ka mag-blower. Kung ganyan, punta ka sa ibang salon. Gusto ko mag-blower ka, tapos meron kang sariling shop. Oh, tapos meron ka din sariling condo. Meron ka din tao under sa'yo. Dapat may future. Ganon yung sana. Ganon ka mag-isip. Yes, dapat ganon din lahat ng Pilipino. Maharin mo na natin bansa, maharin mo natin sariling lengguwahe. Tsaka na natin, welcome mga foreigners. Kaya natin, feeling ko, Mama Oji, feeling ko, ano, konti na lang, kaya natin maging maya. Eh, kasi, ang galing natin mag-ibilis. At sinasabi mo, kaya natin. Mas nararamdaman mong Pilipino kasi yes, sa Korean. Siyempre, mas marami ako alam dito kaysa doon eh. Grabe talaga, nakaka-touch talaga si Ryan, no? Grabeng galing. So, ang ultimate goal niya, hindi lang para sa kanyang sarili, na kung in the near future na magkaroon din sariling negosyo ang kanyang mga tauhan. Na totoo yan eh. I always challenge also my staff, my people. Sabi ko, it's okay, appreciate you working for me, but you must have a vision to have also your own in the future because I cannot pay you, di ba? I cannot pay you more than. Like for example, I can pay you up to a certain level, pero in reality, the reality is this. You cannot exchange time for money. Pag pera sa oras, limited ang pagkita. But you got to exchange results for money, di ba? The more results you produce, even less time you produce, di ba? You can make more. And the best time for you is create your own opportunity. Create your own business. At yan ang gusto ni Ryan para sa kanyang empleyado. Pero na-touch na lang ako sa huling sinabi talaga ni Ryan about ano eh, parang feeling niya. Hindi na siya Koreano, mas mahal pa niya yung Pilipinas at Pilipino kesa sa mga Koreano dahil dito na siya lumaki. Ryan Bang, if you're watching this video, shout out lang to you and kudos, congratulations. I really salute you. My prayer is that yung ano mo pangarap mo sa buhay ay may ma-fulfill. At kung kayo ay na-inspire sa video na ito, okay ni Ryan, please comment below. Mag-comment kayo kung paano kayo na-inspire. And please, if you want to watch the whole episode, pinakabuong episode, because itong part lang na ito, a few minutes lang. Pero kung gusto niyo talaga malaman ang buong story po, puntahan niyo na lang po yung link sa baba na kay OG Diaz. Okay, Ryan Bang. Oo, yun po, Ryan Bang, OG Diaz na interview. Maraming salamat po at sana na-inspire po kayo sa part na ito. And if you missed the other episodes po, please check out na rin my YouTube channel na ito, yung interview with Alden Richard and interview ni Richard Gomez.
Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.